nakakahagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Cherry, simula kapon, tatlong sasakyan ang bigla na lang nagliyam habang nasa biyahe si EDSA, Maynila at NLEX na sa hindi na lang faulty electrical wiring o short circuit. Oo nga, nagkasunod-sunod yung mga pangyayari niyan. Kaya naman tinanong po natin ang mga eksperto kung paano nga ba maiiwasan yan at kung ano ang dapat nating gawin kapag nagliyab ang ating sasakyan. Nilamon na naglalagablam na apoy ang SUV na ito sa EDSA Guadalupe kahapon. Mabuti na lang at agad nakalabas ang mag-amang sakay nito. Posible raw na nagkaroon ng problema sa electrical wiring ng sasakyan. Problema rin sa kable o short circuit ang tinitingnang sanhi ng pagkasunog ng 10-wheeler truck na ito sa Balagtas exit ng NLEX kaninang alas 5 ng umaga. Kwento ng driver, nakarinig siya ng pagsabog malapit sa baterya ng sasakyan. Hindi namin makakit sa truck, gawa nung ang sunog, ang usok. Agaw pansin naman ang apoy at makapal na usok sa southbound lane ng Nagtahan Bridge kaninang hapon. Isang kotse rin ang nasunog. Kwento ng may-ari, bigla na lang huminto ang makina ng sasakyan at saka nagliyab. Sa din malakas yung apoy para pigilan. So, niya, ako na lang. Ayon sa eksperto, karaniwang sanhi ng pagkasunog ng sasakyan ang pag-overheat at pag-short circuit kung saan dumidirekta ang init sa baterya. Kaya mas mainam kung may hard plastic na lalagyan ng mga baterya para hindi ito uminit at magliyab. Madalas daw na nagkakaproblema ang mga sasakyang luma na ang modelo at yung may mga factory defect. Kaya importante raw ang linggo ang pag-check sa mga parte ng sasakyan. Kapag nagkaroon naman ng short circuit, agad itabi ang sasakyan at tanggalin ang koneksyon ng mga kable sa baterya. Eh yung mga ilalim ng sasakyan kasi may mga insulator yan eh. O may mga kaunting langis. Oras sa mainitan niya, magliliyab na yon. Kung may fire extinguisher sa sasakyan, agad bombahin ang apoy. Pero kung malagay sa alanganin, ay lumayo na lang sa sasakyan. Lynn Olivaria, News 5.